Hello and welcome back to another episode of Gospel Gossip. Today is the fourth episode and today is Sunday. Sunday na naman. Halatang-halata na wala pa akong tulog. Pero eto na naman ako at sobrang excited na i-share sa inyo itong reflection ko. Today's Gospel is from Matthew chapter 15 verses 21 to 28. I have two things to point out from today's gospel. Number one is, the woman said, "Lord, help me," or "help me, sir." That alone is sobrang, sobrang powerful. Kasi this woman acknowledged that she needed help. And I think it goes for everyone else. It goes for every one of us na we should learn how to acknowledge that we needed help from our family, from our friends, and most especially from God, kasi we are not alone in this world. And dami nating support system. So yung pag-surrender natin or yung pag-acknowledge natin na kailangan natin ng tulong, it will make us humble. It will humble us in any situation of life. And number two, when Jesus said to the woman, "You are a woman of great faith." And I think that's very beautiful. That's parang sobrang nakakakilig pa kaysa sa "I love you," diba? So, ayun, parang ang lesson na natutunan ko doon is you have to stand firm in your faith and in what you believe in. Kasi, di ba nung sa first part nga, parang gusto pa siyang paalisin ng mga disciples. Pero she stayed. She fought kung ano man yung nafe-feel niya na makakapagpahina sa loob niya. She fought for that and she stayed. She expressed how faithful she is, kung gaano siya naniniwala na matutulungan siya ni Jesus. She expressed that and hindi niya yun sinukuan. Sabi nga, diba, meron tatlong sagot si God sa mga dasal natin. Yes, not now, and I have something better for you. Siguro itatak natin sa isip natin na hindi agad sumasagot si God sa atin. Sometimes He does. Sometimes it takes time. Kasi He's testing us. Gusto niya na maging firm muna yung faith natin, na naniniwala tayo na kaya niya yung gawin for us. And I think yun yung gusto niya na ituro sa atin ngayon, to acknowledge that you need help, and number two, to stand firm in your faith and in what you believe in.